Hello! Isang magandang umaga sa inyo mga kabayan. Ngayon ay nandito dito sa aming bodega at may pinilfer yung aking storekeeper. Shout out nga pala kay Mr. Raup D. Guzman at siya yung nag-prepare nito para maging content ko. So, mega loud shout out sa iyo Mr. Raup D. Guzman at maraming salamat sa pag-prepare para ito. Thank you for your support. So, ngayon ang pakikilala ko po sa inyo ngayon is yung mga common basic materials na ginagamit sa electrical. Okay, tara, tignan natin. Okay, so mga kabayan, ito na yung pinipare sa akin ni Mr. Raup. Okay, ayan, kikilalanin lang natin yung mga basic materials na ginagamit sa electrical. Okay, unahin na natin to. Ito yung 4x4 GI box. Combination siya ng knockout na 25 and 32. Okay, then ito naman yung 4x2 na GI box, madalas ginagamit siya sa switches. Then ang knockout niya naman all 25mm. Then ito naman yung GI box na 3x6, ang knockout niya is combination ng 1/2 at saka 25. Okay, madalas siyang ginagamit sa mga small power socket na twin. Okay, minsan sa mga ano rin, sa mga isolator ng cooker, sa switch ng cooker. Ito naman yung 3x3 GI box, ang knockout niya is 25mm tsaka 20. Yan naman yung mga ginagamit siya sa mga single socket outlet at tsaka sa mga switches na rin, lalo na pag MK brand. Ito naman yung 20mm brass male bushing long. Okay, then ayan po yung atin na 20mm hexagonal lock nut, kilala na po ng marami yan. Ito naman yung ating 20mm para GI saddle. Then 20mm GI coupler. Meron po rin 25 hanggang 32 po yan, ha. Then ito naman yung ating 20mm angle way circular box. Okay, ang hub niya 20mm, ibig sabihin ito yung hub niya. Okay, then ito yung circular box. Okay, then ito naman yung 20mm terminal one way circular box. 20mm po yung tubo na ilalagay dito, yung hub niya 20mm din. Then ito, medyo bihirang nakakakilala nito. Ito yung 20mm female dome cover. Okay, ito yung ginagamitan natin ng mga flexible drop na ganyan. Ito papakita ko rin sa inyo. Okay, ito naman yung 20mm flexible conduit adapter. Ito yun, 20mm. Okay, ano po siya, male type. Okay, then ito naman yung 20mm PVC coated metal flexible conduit. Ito po yung ginagamit natin kapag mga nasa hazardous area na, o kaya kung ang kable natin is subject for mechanical damage, nire-required na po na gamitan ito. Okay, ng 20mm PVC coated metal flexible conduit. Metal po yan, tapos meron lang siyang PVC coated. Okay, then ito naman yung 20mm brass male bush long. Ibig sabihin long, mahaba siya. Kasi minsan ganyan lang siya kaikse. Pero ito, kita nyo, haba. Kaya long ang nilalagay nila. Then ayan, 25mm lock nut natin. Ito rin naman yung ating 25mm GI saddle bar, no? Para po sa mga ano natin, exposed insulation. Ito naman yung ating 25mm GI coupler. Ito rin yung 25mm dome type. Then circular lid cover. Ito yung cover natin sa mga ganito. Okay, 65mm tayo siya. Then ito naman yung 25mm two-way circular box. Ginagamit ito madalas sa mga lighting, sa mga external. Then ito naman yung 25mm flex adapter, male din siya. Okay, then ito naman yung kanyang 25mm PVC coated metal flexible conduit. Okay, so gentlemen, ayan po yung ating mga basic common materials na ginagamit po sa electrical. And muli ay mega loud shout out sa aking mabait at masipag na storekeeper Mr. Raup D. Guzman. Sa walang sawa niyang pagsuporta sa aking channel at siya po yung nag-prepare nitong arrangement na to para mai-content ko. So maraming salamat ulit sa iyo Mr. Raup D. Guzman, dahil
pambihira kong ginawa mo na to para sa akin channel. Talaga namang napaka-supportive mo. Saludo ko sa iyo, Mr. Rob D. Guzman. So, sa mga kabayan, nawa ay may napulot ko po kayong kaunting kaalaman tungkol po sa pagkilala sa ating mga madalas na ginagamit na mga materyales sa electrical. So, maraming salamat po sa mga po hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Pindutin nyo lang po yung subscribe button at pindutin nyo na rin po yung bell button para po kayo ay ma-notify tuwing ako po ay may mga bagong ina-upload. So maraming salamat po muli sa aking mga subscribers. Dahil po sa inyong suporta, ako po ay nakarating sa ganitong kalagayan ngayon. Maraming salamat po at nawa ay huwag po kayo magsawa na pagsuporta sa aking channel at huwag po kayo magsawa na ako po ay suportahan. Okay, manood po kayong aking mga video. Salamat po dahil tayo po ay monetized channel na. So thank you very much po sa inyong suporta sa aking mga subscribers. Mega loud shoutout din sa aking mga katoto, sila Daddy Sintig TV, sila Yux Canon Official, Troms Del Vlog, at Kuya Ray Vlog, Miu and Mine, sa mga Team Mad at Team Mad Family. Maraming salamat po sa inyo.